Magandang umaga, amigo. So, ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-test ng inyong starter motor. Ayan. So, ang kailangan natin gamit, una, yung battery na full charge. Yung ating jumper cable, multi-tester, voltmeter, screwdriver o flat screw, alligator clip. Una, kailangan dapat full charge yung battery mo. Para malaman ng full charge, gamitin natin tong voltmeter. Yan. I-test natin kung full charge ba yung ating battery. Positive at negative. Yan. Test natin. Positive at negative. So may nakukuha tayong reading na 12.71 yan. Sapat siya para i-crank ang iyong makina. Ayan. So pagkatapos i-test ang iyong battery, pwede na natin i-connect yung ating jumper cable. Unahin natin yung negative sa negative terminal. Yung isang connection mo papunta sa yung starter motor housing. Yan. Starter motor housing. Kung natatandaan nyo sa ating previous video, tinalakay natin ang regarding sa automotive electrical. So, yung negative terminal mo, papunta siya sa negative o sa body ground ng iyong sasakyan. At nakakonnect naman ang iyong starter motor housing papunta sa iyong engine block. So, ayan. Tapos, i-connect naman natin yung positive. Positive. At ang positive connection mo dito, ito. Yan. Make sure na maayos yung connection. Ayan. Ngayon, amigo, ready na tayo para i-test o para paganahin kung gagana ba yung ating starter motor. So, ganun lang ang connection. Positive, sa positive post, yung negative cable mo papunta sa iyong starter motor housing. So ang nangyayari sa connection na ito, pag sinwitch mo yung start position ng iyong susi, ang switch position niya ito. Ito. So mag susupply ng kuryente galing sa iyong positive cable papunta sa iyong positive terminal, at yung solenoid siya yung magsusupply ng kuryente papunta sa iyong motor. Ito, ito yung supply. Pag sinwitch on mo siya, magpapower ito papunta sa iyong motor. Ayan ang ating pinion gear. Ito yung solenoid mo, ito yung pinion gear housing. Yan ang nangyayari pag switch on mo or pag in-start mo yung sasakyan, ito yung switch mo. Yan, tingnan natin. Switch na natin. Yan. Yan. Makita nyo, nag-i-engage yung ating pinion palabas at umiikot siya. Ganyan. Focus natin. Ganyan. So, kung makita nyo, lumabas yung pinion gear hanggang dito. Pinion gear lumabas hanggang dito. At umiikot yung ito, sabay ikot. Ang nagpapaikot dyan, ng inyong pinion gear, itong motor mo mismo. At ang nagkukos ng push, o paglabas, pag-push nitong
pinion gear mo ay itong solenoid mo. So malalaman mo pag tinest mo na ganito, pag hindi gumana yung pag hindi umiikot to yung pinion gear, ibig sabihin may tama yung motor mo mismo, or karamihan yung ano lang brush ang pinapalitan. Pag dito naman sa solenoid, karamihan yung plunger, napupudpud yung contact pati yung plunger. So mabilis lang mag-rebuild ng starter motor. Pag may sasakyan ka na mahirap mag-start kahit naka-full charge yung battery mo, possible na starter motor. At ngayon alam niyo na kung paano i-test ang tamang pag-engage ng starter motor o ng yung pinion gear sa flywheel. So ito, mag-engage ito sa flywheel mo. Yung flywheel na nakaatas sa crankshaft, siya yung magpapaikot ng makina. Ulitin natin. Switch on. Engage. Yan. Ikot, labas. Spin and push. Yan. So ngayon amigo, may natutunan naman kayo. Sana may napulot kayo kahit konti sa ating lesson ngayon, ang pag-test ng inyong starter motor. Abangan niyo ang mga susunod na ating mga video, amigo. I-like lamang at i-subscribe at i-hit ang bell notification button. Nasa gayon, maging updated ka sa ibang mga repair tips o maintenance ng inyong sasakyan. Salamat sa panonood.